Hello mga ka-greeny! Kung love ninyo at nagko-collect din kayo ng maraming plants, don't forget to like and subscribe to my channel, Anna Duran. For today's video, pag-uusapan natin si Ichiberia rose cabbage or imbricata. Bakit nga ba mahirap buhayin ang succulent na ito? I-share ko sa inyo ang 5 mistakes kung bakit mahirap siya buhayin or alagaan. Care tips or 5 mistakes na i-share ko po sa inyo ay based po sa aking experience kung paano ko inaalagaan ang aking mga rose cabbage dito po sa aking munting garden. At ang unang mistake sa pag-aalaga ng mga rose cabbage ay kung paano tayo magripat, kung paano natin sila itanim. Sa mga cactus and succulent, merong dalawang paraan kung paano sila iripat. Yun yung air drying at no air drying. So ipapakita ko sa screen kung paano ako mag-air dry ng succulent nandyan kasi nakapag-air dry na ako ng mga succulent ko. At i-share ko rin or ilagay ko rin sa screen kung paano naman ako hindi mag-air dry ng aking mga cactus and succulent. Nasa iyo din yung choice kung ang method na gagamitin mo ay air dry at no air drying. Kapag air dry, pag hindi tama at sobra ang pag-air dry mo sa cactus and succulent mo, may posibilidad na mag-dry or maglagas ang mga leaves ng iyong succulent. Pwede rin silang manilaw kapag hindi tama ang iyong pag-air dry. Pag no air dry naman, yung tanggal lang ng soil and then iriripat mo agad sila, pwede naman din silang magmashy. Pag nagkamali ka, yun yung magiging problem encounter mo sa kanila, magmamashy sila at pwede silang magkaroon ng fungus. Marami sa aking mga CNS friend collector na nagsasabi na hindi maganda ang isang cactus and succulent na ibabad mo ito sa isang fungicide ng 1 to 2 hours dahil nabibigla ang buong flank system ng isang succulent sa ginawa natin. Tatanggalan mo siya ng old niya na soil, so maninibago siya kasi baka yung succulent na iyon ay bago pa lang, siguro mga 2 to 3 months pa lang, katutubo pa lang ng mga new roots niya and then new leaves niya and then ibababad mo agad siya sa isang fungicide, talagang mabibigla siya. Masyashock talaga yung roots niya, even yung stem niya. Mas okay na i-spray mo siya kasi hindi naman mabababad yung roots niya at saka leaves niya sa fungicide na ito. Imi-miss mo lang siya dahil pag nasobrahan, pwedeng ma-root rot ang iyong succulent kasi nga bagong ripat mo pa lang siya. Pag air dry, ang method na gagamitin mo, pwede mo nang isabay. Pagkatapos mo siyang hugasan, pwede mo na siyang esprehan ng fungicide. At ang second mistake sa pag-aalaga ng rose cabbage ay kung ano yung potting mix na iyong ginagamit. Napakahalaga na magkaroon ka ng past-draining soil mix upang ang mga roots ay hindi magstay ng moist ng matagal. So ganyan yung aking potting mix. Ang components nito ay 50% Famis, 20% Vermicas, 1.5 yung coco peat ko at 1.5 yung aking rice hull. Dahil ang risk na mabulok ang ugat ay pwedeng mangyari kapag hindi maganda yung potting mix ng iyong mga succulent, lalo na ito sa rose cabbage. I-avoid mo yung paggamit ng maraming coco peat kasi nagre-retain nyo ng water
dapat mas madami yung fumies or perlites for better drain. So, pili ka lang kung anong gusto mo, kung fumies or perlites, okay naman yun pareho. Ang mga rose cabbage ay ayaw nila na nakababad ang kanilang roots or yung stem nila sa basa na potting mix. Dahil kapag ang succulent na mataba yung stem, prone siya sa stem rot, mabilis mangitim yung kanilang stem. Okay rin ito ilagay sa clay pot. Naka-plastic pot ito sa akin kasi nandun siya sa aking rain or shine na vertical. Mistake sa pag-aalaga ng rose cabbage ay kung paano mo sila paaarawan. Dapat ang mga rose cabbage ay nakaka-receive sila ng 6 hours dahil kapag hindi sila napapaarawan ng sapat, bumabagsak yung leaves nila. Yan, paganyan. Paganyan lahat. Mga nakadapa, pababa. Dahil kulang ang sunlight na nare-receive nila. Ang mga rose cabbage din ay prone sa fungus. May mga tuldok dyan na maliit mag-uumpisa and then lalaki sila. Kapag bagong ripat ito, kailangan nandun siya sa shaded na mayroong liwanag. At pansin ko rin sa aking rose cabbage na mga stable na before kasi pinulsan ko sila. Okay naman sa pulsan, pero ang pulsan ko kasi dito from 7 until 5. So, pag sa sunlight lang ang pag-uusapan dito sa aking garden, walang problema kasi mayroong morning, mayroong afternoon, and then meron ding full sun from 7 to 5 p.m. Ito, nilagay ko sila sa 7 to 5 p.m. Sa observation ko, mabilis ma-dry yung kanilang leaves, ganito. Eh, ayaw ko na nadadry yung leaves nila. Nasasad ako, nalulungkot ako. So, ang ginawa ko, nilagay ko lang sila sa arawan na 7 a.m. until 1 p.m. lang. Dahil before, itong mga rose cabbage ko ay napakadaming leaves dito sa ilalim. Ayan, puno yan. Ngayon, parang, ayan o, nauubos. Pero okay lang din naman kasi magpapanibago naman siya ng ang leaves dito sa tuktok. Pero yung nandito sa ilalim niya, okay lang yan na malegi kasi tutubuan pa rin naman siya ng bagong mga pups. Kagaya nito na tinubuan siya ng maraming pups na mga maliliit dito sa ilalim. Kaya kung ikaw ay ayaw na napupudpod yung iyong mga rose cabbage sa ilalim, so huwag mo siya masyadong sobrang paarawan. Ipulsan mo siya siguro until 2 p.m. lang. Ako kasi hanggang 1 p.m. ko lang siya pinapaarawan. Kapag hindi siya agad nadiligan, kukuha siya ng water dito sa ilalim ng kanyang leaves. So, mapupudpud siya. At ang pang-apat na mistake sa pag-aalaga ng rose cabbage ay kung paano mo didiligan ang mga succulent na ito. Ang pinaka-importante sa pag-aalaga ng rose cabbage ay ang watering. Ang issue sa mga succulent ay ang labis na pagdilig. Dapat alam mo kung gaano kadami ang tubig na ididilig mo sa iyong succulent. Lalo na sa mga panahon na summer at tag-ulan. Hayaang matuyo ng lubusan ang lupa bago ka magdilig ng iyong mga succulent. Lalo na ang mga rose cabbage na nakalagay sa plastic pot. Hindi dapat sobrang water ang iyong pagdilig sa mga rose cabbage, lalo na sa days na tag-ulan, yung rainy season. Ako, kapag tag-ulan, itong aking mga rose cabbage, pinapaulanan ko lang siya ng 2 days. Pero kapag lalampas na siya ng 2 days, sinisilong ko na sila dito sa aking plant rack na ito. At yung mga nandyan naman na hindi pa napapaulanan, nililipat ko naman, sila naman yung pauulanan ko. At yung mga nasa vertical naman, sila naman yung nilalagay ko dyan. So alternate lang sila.
rain or shine nga sila, pero hindi sila pwedeng ibabad ng matagal sa ulan dahil walang araw para mag-dry man lang kahit konti yung soil nila. Okay yung umulan ng 2 days and then pagdating ng 3 days umaraw siya, okay yon kahit hindi mo isilong. Pero sunod-sunod na ulan, dating ng 6 days hindi pa rin umaaraw, makulimlim lang, asahan mo talagang marurut rot sila o may stem rot sila. Dahil pag mga naka-plastic pot, matagal silang mag-dry, hindi kagaya ng mga clay pot na mayroong microscopic na tumutulong mag-absorb ng moist dito sa potting mix nila. At pag summer naman, ang mga rose cabbage, mabilis silang mag-dry dahil sa sobrang tindi ng init, kahit naka-plastic pot, ang mga rose cabbage, pag full sun, mabilis mag-dry. Kapag hindi mo agad sila nawawater, ubos ang kanilang lower leaves. Kapag alam nyo na dry na siya pag summer, diligan na agad. Dalawang beses ko dinidiligan sa isang linggo ang aking rose cabbage kapag summer na. Dahil ang summer dito sa lowland, dito sa Manila, matindi ang init. Ang panglimang mistake sa pag-aalaga ng rose cabbage ay kung paano tayo at kung kailan natin dapat ipropagate at ang paglalagay ng fertilizer sa kanila. Ang tag-ulan ay hindi magandang propagation days ng mga cactus and succulent kasi malamig ang panahon, sobrang taas yung humidity. So may posibilidad na magkamali at hindi maganda ang pagtubo or paglabas ng mga roots nila. Magandang magpropagate ng mga cactus and succulent kapag mga bare months. Start ng September until February. Ang paglalagay naman ng fertilizer sa kanila, mas okay din na ganong months dahil ang summer, may mga succulent na dormancy nila. Tulog sila, nahihirapan silang lumaki at lumago kapag summer. So mas okay na isang beses lang siguro sa isang buwan maglalagay tayo ng fertilizer, wag na yung every week kasi nga hirap sila sa fast growing ng mga leaves nila at mga panibago nilang pups. Sa experience ko, sa tingin ko po, ito yung 5 mistake sa pag-aalaga ng mga rose cabbage. Thank you for watching mga kagreeny, na why may napulot kayong tips sa ishinare ko po sa inyo. Shoutout muna sa mga new kagreeny ko, sa mga bagong nag-subscribe sa akin. Maraming salamat po sa inyo at napili ninyo akong isubscribe. Kung nagustuhan po ninyo ang video ko for today, don't forget to share and hit the bell notification para updated kayo sa mga susunod ko pang i-upload na video. Thank you Lord sa araw na ito. May God bless you all. Thank you. Bye bye mga kagreeny.